Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sala sa mga balita ho tayo, ang tanong ho natin, tama ba mga magnanakaw ng pondo ho ng bayan ay makulong na lamang ng habang buhay? Dahil ngayon po ay pinag-uusapan po sa Kongreso kung yung po bang kasalanan, plunder o pangungulimbat ay dapat bang hatulan ng bitay. Mm-hmm. Eh mukhang tatanggalin daw yata eh. Bakit kaya tatanggalin nila? No? Eh, baka siguro. Para sa akin, yung mga talagang magnanakaw big time, dapat talagang binibitay yung mga yun. Para hindi na pamarisa ng marami pang magnanakaw. Eh. Ayun. Anyway. Ito, si... Uy, nawawala akong pinsan, si Bong Santos. Baka kalaya din mga politiko na corrupt na yan, sigurado kaya hindi tama yan, pero sana unahin drug lord at protector nito. 100% sure ako, bababa ang krimen. Si Belialion Ramos, bitayin at sa ganun hindi na pamarisan pa. Yun. Si Sigam Sigak, hindi dapat bigyan ng leksyon. Bitayin kasi kung makulong, labas-pasok din po yan sa selda. Useless. So, si Rick Kalinisan, yan ang dapat na una sa listahan ng death penalty dahil sawa ng taong bahay sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Itong magiging simula ng tuloy ang pagbabago at pagunlad ng bansa. Kahit na mismo yung mga kababayan natin, Lex, eh. Yeah. Alam mo, Lex, yung titingnan mo talaga, ano, ang laki ho talaga na nawawala sa corruption. Billions of pesos. Plunder. Tama. Eh, kaya nga, para sa atin talaga, pag hindi mo sampulan yung talagang mga magnanakaw, sa ibang bansa, pareho ng China, big corruption, talagang binibitay. Eh. Dito sa atin, dapat, ewan ko kung bakit maraming galit yan sa... Naayos. Ako, pag sinabi ko, I declare myself, I go for death penalty. Yeah. Para doon sa mga blunder at saka doon sa mga heinous crime. Yun. Paro tayo, Ben. Oh, okay. Paro tayo. Ano, mag-ano kaya tayo? Maging... Gusto mo, jackpot tayo, eh. Gusto mo bang mag-ano tayo? Gusto mong maging mambabatas tayo? Wag na, dito na lang. Darating nga ang panahon. Darating ang panahon. May tama panahon dyan. Ang sabi ni James Santiago, okay na rin yung makulong lang sila, pero dapat ibalik yung ninakaw nila. Pag hindi na ibalik, sige, tuluyan na lang. Mas maganda kung firing squad tapos naka-livestream para mapanood. Sabi ng ganun, patayin na dapat yan. Kaming, eto, ano ba itong sinasabi na hindi ko maintindihan ito mga, hindi makanakaw sa kabahan ng bahay sila, milyon kung magnakaw. Kulong lang ang yung bilang doon. Nabibintangan. Nabibintangan siguro. 10 years, patalon-talon ang atin. Paglabas ang kulungan, zero. Tapos tao ay gobyerno, mayaman pa rin. Paglabas, saan ang batas dyan? Batas dyan? Si Leia Parquilla, sabi niya, mali. Bitay para sa mga mandarambong ng bayan. Bitay para sa mga hayop na magnanakaw ng kaba ng bayan. Si Michael Tabor, sila dapat yung unang bitayin. Tingnan lang natin kung may mangungurakot pa. Yun. Sabi naman po ni Jethro Cruz, iwas po, Soy, ang mga ungas. Alam mo, Lex, ako talaga, okay? I'm sorry, but I have to be very honest about this. Kasi kung hindi ko sasabihin to, parang tinatago ko yung damdamin na wala naman akong kiber na sabihin ho to. I'm in favor of death penalty, lalo-lalo dun sa sinasabing talagang large-scale plunder. Yun. Kasi yung mga ganun talaga, nakakasira ho talaga ng ekonomiya. Eh. Hindi lang ho yan, manganganak na mga kurakot. At hindi lang kurakot, magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang kakapal ng mukha, pinangangalandakan ang kanilang kagalingan sa pagnanakaw. Eto mga putok sa buhunan, dapat tamaan ang kulog at kidlat. At talagang wala ho siya. Yun. Pinabol pa niya. Okay ka. Sige, galing.